Hello Gailers, magandang araw sa inyong lahat. Yamazaki ZX10R7 update muna tayo. So, pasensya na nga pala una sa mga hindi ko na-replyan na comments dahil nga nung again, nung pinapanganak nung mold, yung pangatlong product, nasira yung ating mold eh. So, ayun, kaya gumawa ulit ang panibago. So, ito na yung kauna-unahan niyang produkto, yung pangalawang mold natin. So, bali, happy na yung mold natin na ginawa. Kasi mahirap din tanggalin. So, ayun, sana tayo. Ayun, update na tayo. So, ayan, good news, open for orders na tayo ng ating Yamazaki ZX10R7. So, para saang unit ba to? Si Yamazaki ZX10R7, para talaga siya sa Rusi Gamma 200. So, kahit anong gamma, pwede siya. It's 2000, kahit anong model, pwede. And pwede rin siya sa Honda CBR 150 version 2. Tsaka, Honda CBR 250R. Kasi, same lang naman sila ng mukha. And, isa pa pala, yung Faycon FR 200. Yung ganito rin na mukha. Yung ganyan din na mukha. Ayan. So, pwede si Yamazaki ZX10R7 doon. So, pag-usapan muna natin to. So, sa iba, alam na kung saan ko kinuha. So, sa pangalan pa lang. So, and then, sabihin na natin. Ayan. So, si Yamazaki ZX10R7, ano siya, tawag doon, dalawang kilalang brand. So, Yamaha tsaka Kawasaki, kaya nga Yamazaki, di ba? So, overall design, syempre, inspired siya sa, Yamaha R7. And then, syempre, ako kasi gustong-gusto ko yung laging unique. Yung ako lang yung meron ng ganun, yung design. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng twist. So, nakita ko, naangasan ako sa ZX10R. Yung may ganito, yan. So, ayan. So, ito lang yung kaya, siya, ZX10R. May kasamang ZX10R sa pangalan dahil nga dito lang. So, yung dito, sa mukha, siya. Yamaha R7. And then yung dito, so ginawa ko na siya ng ganito dahil nga pag dinaretso ko to, masyado na siyang malaki. Tignan. So magiging hydrocephalus na siya. So ito medyo malaki siya, mga loads. Kahit hindi naman tignan niyo yung mga big bikes, malalaki din yung mga ulo nila. So para mas maganda pa, syempre nilalagyan natin yan ng mga side winglets. So going back, so, ito, yung nakita nyo sa unang video, meron siyang eyeline. So, nabibili siya sa mabibili siya sa Shopee. Nasa 200 pesos lang siya. Pwede kayong mamili ng iba-ibang kulay. Pero if I were you, pipiliin ko na lang puti para iwas sa huli ng LTO. Kasi nga, yellow lang sana, dapat, tsaka white yung nasa headlight. Kung ibang kulay, kahit na park light yan, baka mahirap na. Baka mahuli, ayun, pera, gastos, malaking pera yan. Yun na nga. And then, yung ginawa ko sa red, mayroon siyang hilaw din sa gitna. Gagawa ko ng separate video about sa paggawa nun. And then, separate video din sa pag-install nito, yung eyeline niya. And then, yung ating visor, yung visor niya talaga is pang Yamaha R15 version 3. Ayan. Marami kayong pwedeng pagpilian na kulay like smoke black, black, clear, ito, ganito, silver. And then, tol nito, ito, maganda. Iridium. Colorful. So, yung price range niya ng visor, from, depende kasi sa seller tsaka sa kulay. Ito, binili ko. So, sayang, masisira lang. Ganda pa naman, silver. So, nag-reflect yung mukha ko. Pwede ko man alamin. Bili ko siya 850 pesos sa Shopee. Marami naman yan.
marami naman kayong pwedeng pagpilian, pag makita or mga seller sa Shopee or sa Lazada or sa ibang online store. Oh, ayan. And then, ano pong pwede natin pag-usapan dito? So, ayan, meron siyang air hole. Ayan. And then, ito pa, may, kasi nga, di ba yung ice ni ganitong unit is nandito. So, binaba natin siya. Ayan. And then, may air hole siya dyan. Tapos, hindi ko ito binuo. Ayan, hindi ko binuo yan. Dahil nga may butas siya rito. Yan, para tagusan pa rin ng hangin. So, yan. And pagdating naman dito, sa view, ayan yung view niya. Tignan natin. Ano nakikita? Ayan. Yan. Dun sa kabila. So, yung iba, may mga semplang-semplang na, syempre, iba na yung ano to, na, iba na yung, direction. Nag-iba yung iba, umaangat, umababa, lumalapit, lumalayo. So, depende pa rin sa motor. Right. So, ganyan yung view niya sa driver's view. And then, madali lang siya ikabit. Plug and play siya. Yung mask. So, kasi isasalpak mo lang siya. Ang mahirap lang yung pagtanggal ng visor niya. Medyo madugo. Kasi marami kang babaklasin. Try natin gawan ng tutorial paano tanggalin yung kanyang visor. So, separate din yun na vlog para mas madaling yung makita. And yung ating visor nga pala, mga lods, galers, mga tol, mga paps, mga pre. Ganito siya. Ayan. So, itong ating visor, since modified lang natin siya, so, pinilit lang natin siya ilagay sa ganyang motor, hindi siya plug and play. So, yun. Pero, gagawin ko naman siya ng tutorial paano siya tabasin. So, ang tatabasin natin dito, ay, ito ka muna. So, ayan. So, hapyaw lang tayo sa tatabasin. So, ito lang tatabasin dyan. Ito. Ayan. Kasi nga, tasayad to eh. So, ayan, ganyan yung magiging itsura niya. Ah, ganyan. So, basta yun. And then, yung paggawa ng mga ganitong mask, sobrang napaka madugo. Inabot yata ako ng 3 weeks bago ko natapos tong mask na to. Actually, di ko pa naman talaga siya balak gawin. Napilitan lang ako dahil kay Shark. Kasi nagbigay na agad siya ng, di ko pa nangagawa, wala pa, idea pa lang siya. Nagbigay na agad ng pambayad. So, ayun. Tol, shoutout nga pala kay Boy Lacuachero, yung babaero ng Marilaki. So, meron na tayong nabigyan na 3 unit ng ganitong mask. So, yung 3 na yun, yun pa lang yung mga utol ko sa Gamma Sigma Philippine Riders. And shoutout nga pala doon sa mga utol ko dyan. And then doon sa mga mayroong mas ito, yun, kay Boy Lacuachero nga, kay DJ Slapshack, and then kay ato Mark. Ayan. So, etong ating mask, again, apakahirap nyo talagang gawin. Sobra. Tapos, itong ating dito visor na likod, kung titingnan nyo, sobrang gaspang nyan. Apakagaspang nyan. Ang ginagawa namin, mga tol, galers, mga paps, mga pre, papakinisin namin yan. Lahat ng naka-expose na to. Ito lang. Yung mga masyadong visible, naka-grinder yan, gina-grinder namin, tapos liliyain na maayos yan. Kaya sobrang matap, napakatrabaho nyan. Dahil nga, sobrang gaspang nyan, tsaka bako-bako. So, papakinisin namin yan. So, when it comes sa price ng ating Yamaha R7, aminado naman ako na pricey siya. So, hindi naman ako namimilit. So, gumagawa lang naman ako para sa may gusto. And then, pwede rin naman kayong gumawa ng sarili niyong mask. Pwede kayong magpaturo sa akin ano gumawa. Tuturuan ko kayo. So, kung gusto nyo lang mapamura, pero baka isa lang yan. Hindi mapamura, mapapamura.
Yung basta yung malutong na ano. Dahil nga yung chemical nito is hazardous. Tapos napakadelikado sa baga. Nga, masyadong masangsang yung amoy pag natalsikan ka sa balat. Sobrang kate. Pwedeng magkaroon ng burn. And then syempre yung gagamit ka ng ano ng mga grinder nga napakali. Tapos yung ayo tingnan yung aking postura. Kasi nga sobrang kate nitong fiber na to, especially pag naggrinder ka. And then yung price din ng ating mga materials is sumataas ng sumataas. Sobrang taas na. And hindi lang naman sa 2-4-5 ang mga materials niyan, ang dami. Tsaka yung paggawa pa lang ng molding nga, sobrang tagal na. So kailangan talaga yung dedication, maglalaan ka talaga ng oras para magagawa ng mga ganitong produkto. So ayun, kung inamamalan nga kayo, ayun. PM niyo ako. Turuan ako kayo paano gumawa. Or may mga pinost naman ako sa aking YouTube channel, pwede nyong panoorin yun kung paano mag tawag doon, maghalo ng mga chemicals, kung saan nabibili yung mga chemicals, kung magkano. Pero yun mga yun, outdated na yung price. Ngayon sobrang mahal na. Yung binibili ko dati na chemicals 3 years ago nung nag-start ako, sabihin natin nasa 1,800, ngayon nasa 2,700 na. Alaki, di ba? And hindi siya bumababa, hindi yung price niya hindi bumababa, unlike sa gasolina, di ba? Yung lalo na lalo yung tumaas yung gasolina, sobrang laki ng tinaas, almost every month tumataas yung price sa lahat ng mga fiber materials, mga fiber products, even yung pintura, syempre lahat, kasi nga pag nagtaas yung gasolina, lahat naman magtataas. So ayun lang, sana nagustuhan niyo yung ating vlog. Thank you so much for watching guys. Ride safe always.